bumadbaro ang ilan, sasayaw-sayaw at nagtatawanan ang mga kalalakihan sa videong ito na viral na ngayon sa social media. Hindi namin ipapakita ang mga mukha nila dahil tila wala sila sa tamang pag-iisip. Sa isang punto sa video, makikitang may isinisiksik sa isang pahabang bagay ang isang lalaki, habang ang isa sa kanila hinarap sa kamera ang hawak niyang plastic bag na may lamang bisyo raw nila. Sa puntong iyon, tumirada ang grupo ng kanilang mga panawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte, illegal mo na. Duterte, kaya sabi sa'yo, illegal mo na. Illegal mo ng weed. Hayagan pang nagpakilala ang isa sa kanila. Duterte! Ako si Gan mo na ako. Hindi mo umipigilan ngayon. Para sa'yo ah. Nakumpirma ng GMA News na mga residente ng barangay Tugatog sa Malabon City ang pitong lalaki sa video. Matapos itong mag-viral, hindi na raw natuntun ng mga taga-barangay ang grupo. Nakipag-coordinate ang ating kapulisan sa barangay, nasamahan sila sa bawat bahay. Actually, madaling araw na, hindi na sila makita. So siguro sa takot, malis. Pagdating sa drugs, ayaw namin yan. Alauna ng tanghali kanina, kasama ang mga tauhan ng Intelligence Unit ng Malabon City Police, dumating sa police headquarters ang 6 sa 7 lalaki sa viral video. Sa tulong daw ng mga kaanak at mga kagawad ng barangay, natunto ng grupo na di umano'y nagtago sa Bulacan. Yung video, sir, ay kailan po ginawa? Noong ano po, 2016. August. 2016. Okay. Paano po siya napunta sa social media? Nahack po siya ng account nung isa naming kaibigan. Tapos pang sa amin lang po yun. Katuwaan lang po namin. Di naman po namin alam na mapupunta naman po sa ganito. Napanood daw ng chief aide ni Pangulong Duterte na si Secretary Bongo ang viral video. Titiyakin daw ni Go na mapapanood ito ng Pangulo. May tugo naman si Go sa panawagan ng grupo na gawing legal ang paggamit ng marijuana. Yung mga bata dyan, ay minuran nyo pang ating Pangulo. Huwag kayong mag-alala, ipapaabot ko sa ating Pangulo at irerekomenda ko sa kanya. Ngunit sigurado ako ipapakain sa inyo yung marijuana. Hindi nyo pwedeng hit-hitin yan, kainin nyo yan. Gusto nyo ititin, doon nyo ititin sa impyerno. Sana naman po hindi na po umabot sa ganun. Tsaka hindi po kami against sa kanya. Sa totoo lang po, hindi po kami against sa Pangulo. Mga magulang po kasi namin, masyadong nag-aalala sa amin. Hindi naman po kasi kami yung mga taong talagang mukhang adik eh. Mabuti naman po kasi kami yung tao, kaya po yung magulang namin na bigla nung nakita yung video eh. Sa 7 lalaki, ang isang ito na nagbanggit pa ng pangalan niya ang hindi pa lumulutang hanggang sa ngayon. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras,